Isa sa talamak ngayon, subhanallah. Isa sa talamak ngayon, laganap ngayon, ay ang paggawa ng vul sa mga aita, mga batang ulila. At ito ang bibigyan din natin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpataw ng malaking kaparusahan sa mga taong kinakamkam, dinadaya, inaalipusta ang mga kayamanan o ang mga salapi ng mga aita. At kabilang sa mga malalaking kasalanan ay ang paglamon, pagkamkam sa mga salapi, kayamanan ng mga aita. Bakit hindi? Ang batang ulila, alam natin yung kalagayan. Nawalan na nga ng ama, ang dapat sa halip na kaawaan ay kung subhanallah gagawan ng hindi makatarungan, kakamkamin ang kanilang mga yaman, subhanallah, nakakaawa. Marami dyan nawalan ng ama na sa batang murang edad, batang ulilan, at nawalan din ng ina. At dahil sa walang alam sa paano pangangalaga sa salapi, ay inaabuso sila ng kanilang mga tiyuhin o mga tiyahin, tabya, o mga pinsan. Kinakangkang nila ang mga salapi, subhanallah, na parang wala lamang. Maaring isang lupa, maaring bahay, maaring pera. Dahil sa wala silang alam sa mga ganitong bagay, ay kinakamkam. Ginagawan ng hindi makatarungan. At maraming, at dahil sa ganun, maraming mga itamang naghihirap. Nanglilimos, tumitira sa kahit sino na lang. Pinapabayaan ng kanilang mga kamag-anakan, mismo mga tiyuhin, mga tiyahin, subhanallah, tabi iyadam billah, pasintabi. Imbis na kaawaan, ay kinukuha pa ang pera, subhanallah. Nasaan ang katarungan, nasaan ang awa, habag sa mga batang ulila. Kaya nagpataw ng malaki, mahirap na kaparusahan sa sino mang gumagawa ng kawalan ng katarungan sa mga kayamanan ng mga batang ulila. Ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yaong mga taong nilalamon, kinakamkam ang mga kayamanan ng mga batang ulila ng hindi makatarungan, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Tunay na ipinapasok ang nilalamon nila ay ang apoy. Wasayaslaw na sa'ira, at tiyak na sila ay itatapon sa impyero, naglalaglab na apoy sa impyero. Iyan ang bila. Kinakain lamang nila, ang tunay na nilalamon kinakain nila ay apoy. Susunugin sila pagdating nila sa libingan, higit lalo sa kabilang buhay. At walang baraka. Walang baraka ang kanilang pamumuhay. Isinusumpa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Sabi ng Rasulullah, sa kabilang buhay, kapag tayo ay bubuhay na, mag-umpisa ang paglilitis, may mga taong na hindi pa nag-umpisa ang paglilitis, ay papakita sa kanila, ipapahiya sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ipapakita ni Allah ang kaparusahan ng kanilang mga masasamang ginawa. May mga tao inilarawan ng Rasulullah na ang kanilang mga katawan ay naglalagablab na apoy. Umuusok ang kanilang mga katawan.
ang kanilang paningin, ang kanilang mga tenga, ang kanilang mga mata, ang kanilang mga bunganga, maging sa kanilang mga tiyan, ay umuusok at naglalagablab na apoy. Sabi ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, sino po sila yung mga tao na iyan? Bakit ganyan sila? Bakit ganyan ang kanilang kalagayan? Bakit ganyan ang kanilang kaparusahan?" Sabi ng Rasulullah, "Hindi niyo ba nabasa ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Nisa na ating binasa? Yung mga taong nilalamon, kinakain nila, kinakamkam nila ang mga ari-arian, kayamanan, mga salapi ng mga yatim nang hindi makatarungan ay para lang kinakain nila, nilalamon nila ang apoy. Ang ipinapasok nila sa kanilang mga tiyan ay mga apoy. Subhanallah. Ganyan ang kaparusahan nila. Ganyan, bakit ang naging kaparusahan ng mga taong itong walang awa, walang habag sa mga batang ulila."